need to go down. Easy now, no need to go down. Kay Estella C. Handelar, sali ni Ruth Elinia S. Mabanglo mula sa liham ng isang prinsesa ng Javanese ni Raden Ajin Castini. Mga tauhan, Raden Ajin Castini ang sumulat ng liham. Panganay sa tatlong babaeng anak ng Regent ng Japara. Estella Z. Handelar ang sinulatan ng liham. Isang babaeng Dutch o Olandes. Pangeran Ario Tijondronegero ng Demak, ang lolo ng prinsesang Javanese. Isang kilalang leader ng kilosang progresibo. Regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibang dagat. Buod. Japara, Mayo 25, 1878, kung kailan sinulat ang liham. Ang kay Estella Z. Handelar ay ipinapakita at inihahatid ang sitwasyon ng isang prinsesang Javanese, ang kawalan nila ng kalayaan. Ibig niyang makakilala ng isang babaeng moderno na malaya. Sinasalubong niya ang bagong panahon. Totoong sa puso't isip niya'y hindi siya nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Gustong-gusto niyang labanan ang lumang tradisyong meron sila upang magkaroon ng kalayaan. Subalit, sila'y nakatali sa kanilang mga lumang tradisyon na hindi dapat suwayin. Sila ay umaasa na balang araw makamit nila sana ang kalayaang kanilang ninanais dahil hindi sila makagawa ng mga bagay na gusto sana nilang gawin. Ngunit sa kahigpitan ng kanilang tradisyon, wala na silang magagawa kundi hintayin lamang ang tamang panahon kung kailan makamit nila ang kalayaang nais makuha. Ngunit baka pagtapos ng 3 o 4 na henerasyon. Umaabot sa kanya ang tinig na galing sa malayong lupain. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit noong musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon. Panganay daw siya sa 3 babaeng anak na regent ng Japara, na may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo niya ay si Pangeran Ario Tijondronegoro ng Demak, ay isang kilalang lider ng kilosang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unang regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat, ang sibilisasyong kanluran. Karamihan sa mga pinsan niyang lalaki ay nag-aaral sa Hugerberger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa 3 nakatatandang kapatid niyang lalaki, 3 taon na ngayong nag-aaral sa Netherlands at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang 2 pa. Samantalang, ang mga babae ay hindi nakapag-aral dahil sa lumang tradisyon
at konbensyon. Noong 12 taong gulang siya, ay itinali siya sa bahay. Ikinulong siya at pinagbawalang makipag-ugnay sa mundo. Ipinagkasundo siya sa isang lalaki na hindi niya kilala, ang mapapangasawang estranghero. 4 na taon siyang ikinulong sa kanilang bahay. Nilipas niya ang oras sa pamamagitan ng pagbasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch, ang diwa ng panahon, ay itinuturing niyang kaibigan na kapagpapabago ng mga lumang tradisyon. Sa sumunod na taon, noong pamunuan ng bata pang prinsesa bilang Reina Wilhelmina ng Netherlands, ay pinalaya na sila ng kanilang magulang. Mabilis lumipas ang panahon at nang maging 16 na taong gulang na siya, ay hindi inaasahang siya'y makalaya. Sa huli, nakalaya nga siya, pero parang hindi siya makontento dahil ibig niyang maging malaya upang makatayo siya sa kanyang sarili, makapag-aral, at hindi para pag-asawain ng pagpilitan. Ngunit, dapat silang mag-asawa dahil hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng isang Muslim na babae. Ang Java, Ingles, Java, Indones, Habanes, at Sudanes, Jawa, ay isang isla ng Indonesia at ang kinalalagyan ng kabisera ng bansa, ang Jakarta. Ito ang pinakamataong isla at isa sa mga pinakamataong rehiyon sa mundo. Ang dating lugar ng mga makapangyariang kaharian ng Hindu at ang sentro ng kolonyal na Dutch East Indies. Ang Java ngayon may importanteng papel na ginagampanan sa aspetong pampolitika at ekonomiya ng Indonesia. Tinatawag na Habanes, lalaki, at Habanesa, babae, ang mga taga-Java. Java, Indonesia. Mga babaeng Javanese. Ang mga babae ay nakakapag-aral lamang hanggang elementarya. Pagsapit ng 12 taong gulang, ang isang babae ay pinagbabawalang lumabas ng bahay. Hindi na ito pinapayagang makapag-aral. Nakakalabas lamang ang babaeng Javanese sa panahon na mag-aasawa na ito at ipakikilala na siya sa kanyang mapapangasawa. Ito ang tradisyonal na pamamahay ng isang pamilyang maharlika sa Java. Liham ng prinsesang Javanese, Raden Ajeng Kartini, isang feminist. Isinilang siya noong 1879 at nagkaroon ng pribilehiyo makapag-aral bagaman nakulong ayon sa tradisyong Javanese nang sapitin niya ang 12 taong gulang. Namatay siya sa gulang na 24, subalit nakapag-iwan ng isang mahabang talaan ng mga liham. Estella Zeehandelaar, isang Dutch, radikal na feminist at nakilala siya ni Kartini sa pahina ng De Hollandsche Lely.
mahalagang kataga. Ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno. Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon. Subalit nakatali ako sa lumang tradisyon hindi maaaring suwayin. Balang araw, maaaring lumuwag ang tali at kami pawalan. Ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Tuwirang sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking kababayan ang lahat ng mga institusyon namin. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan? Mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo? Kahit noong musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig, ang salitang emansipasyon. May isang naiibang kabuluhan ito, isang kahulugang hindi abot ng aking pangunawa. Kinakailangang ikahon ako. Subalit, dumating ang kaibigan ko at tagapagligtas, ang diwa ng panahon. Umalingaungaw sa lahat ng dako ang mga yabag niya. Nasindak ang mundo, naging usap-usapan ang krimeng, iyon na dito'y wala pang nakakagawa. Ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pa ngang ekspresyon ang sabing miserable. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ang pinakamalaking kahihiyang maipagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. Tila ginawa lamang para sa lalaki ang mga batas. Maraming salamat. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down.